So, yun guys, yung girlfriend ko, na naging ex ko, tapos naging girlfriend ko ulit, yun, naghiwalay ulit kami. So, sa upload ko rin dati, yung breakup namin dito sa channel ko. So, yun, nag-break kami dahil sa oras, hindi na, parang hindi na nagkakaroon ng oras, syempre. Alam niyo naman na nagbablog-vlog na ako. So, busy na ako, masyadong na ako na i-stress. Kung ano yung gagawin kong content, mga ganun bagay. So, yun, nag-break kami dati, pero pagkatapos ng ilang araw, yun, nagkabalikan ulit. Yun, pero yun nga, nakalagay sa title natin yun sa baba, tsaka sa thumbnail na tinutime niya ako, guys. So, yun, nag-message siya sa akin kagabi. So, kagabi kami naghiwalay. So, ang message siya sa akin, in love na daw siya sa iba. So, yun, ewan ko, baka nawala na siya ng gana ulit. So, yun, hindi ko na pinahaba, syempre. Kasi, once kasi pag, okay lang naman, diba, yung away, paminsan-minsang tampuhan, mga ganung bagay, kasi normal lang yan, normal lang naman yan. Pero yun na nga, since sinabi niya na parang ilove niya siya sa iba, so ang ginawa ko, parang hinayaan ko na lang, nag-reply na lang ako ng kung ano yung plano niya, meaning kung yun, makikipag-break ba siya. So yun, sinabi niya na, yun, hindi niya raw gusto maging selfish, ganun. Kaya nagpaka-prangka siya. Kaya sinabi niya na, yun na, in love na daw siya sa iba. So yun, nag-break kami kagabi. So, okay naman yung breakup. Although kahit ano lang, sa text lang, kasi yun na nga, may COVID, syempre, mahirap pa yung parang magkita, di ba? So, ang ano ko, pagka parang nasa isip ko, baka parang may isang tao na parang nagkakamabutihan sila, parang ganun. So, parang nade-develop siya sa iba. Ganun. So, ang sa isip ko, parang wala pang sila. Wala pang sila nung kami, nung hindi pa kami nag-break. Pero, kanina kasi guys, pagka-check ko sa Facebook account niya, nakita ko yung pangalan ng lalaki sa, di ba, may parang bio yan sa nababa ng picture natin sa yon sa Facebook. So nakita ko, so parang, di ba, meaning kasi kaka-break lang namin eh, tapos bigla-bigla na lang parang nilagay niya yung pangalan ng lalaki sa Facebook account niya, ganun, di ba? Parang ang bilis lang. So, yun, napaka-obvious na tinotime niya ako. So, ang masakit pa, since, di ba, yun na nga, nagkami. So, nung kami pa, although, nung relasyon namin is sikreto siya. So, wala masyadong nakakaalam, mga friends lang, ganun. Pero kasi yung pangalan parang naano lang ako, parang, di ba, nung kami pa hindi man lang, parang kahit initial man lang na pangalan ko sa Facebook account niya, ganun, di ba, medyo naano lang ako doon, na napaisip ako ba na parang
Diba kasi pag once na parang nilagay mo yung pangalan ng girlfriend mo sa ano, I mean ng boyfriend, ganun, ng partner mo sa Facebook account mo, meaning parang in love ka talaga, parang proud ka na maging boyfriend, girlfriend siya, ganun. So, parang medyo na ano lang ako, parang medyo nasaktan. Pero, yun, hayaan na natin. Since sinabi niya na, na parang baka boyfriend na talaga niya, so hayaan na natin. So siguro yun ang nabanggit ko rin na parang kasi inaamin ko naman talaga na may kakulangan din ako since yun na sa pagbablog ko eh, tapos may trabaho pa ako. So ngayon ang oras ko ay parang diba? Parang mahirap na, pero tinatry ko pa rin naman na gawin yung parang part ko as boyfriend niya. Pero yun na, baka hindi niya gusto yung ganung ano, yung ganung setup. Kaya siya napol sa iba. Kaya siya naghanap ng iba, yun. So siguro kasama na rin siguro yung ano, yung mukha na akong stress, pumapangit na ako ng pumapangit. So kami kasi ako, napaka-ambisyoso ko talagang tao. So since napaka-ambisyoso ko, masyado na ako na-stress. Example is itong pagbablan ko, masyado ako na-stress kung ano yung content na gagawin ko. Ano yung vlog na gagawin ko, ano yung vlog na i-upload ko next time sa channel ko. Tapos sa trabaho, isa pa, masyado na ako na-stress sa mga bagay-bagay. At yun, imbis na kailangan ko ng tao na parang mag-motivate sa akin, tumulong sa akin, ganito ganyan, parang hindi pa niya parang naintindihan yung. Pero nasa tao kasi din yan eh. Diba? Parang sinasabi lang din ng parang tadhana o mismo niya na parang hindi niya talaga gusto. Kasi, diba, pag gusto mo yung tao, parang maiintindihan mo yung mga bagay na ginagawa niya. Diba? Pero yun eh. Maghanap siya ng iba. Wala na akong magagawa doon. So ngayon, since wala na kami, break na kami, gusto ko lang kung mapanood mo niyo itong video na to, happy naman ako na ganun, na parang nakahanap siya ng iba na sabihin na natin ay parang yung gusto niya parang nakukuha niya dun sa tao na yun, yung bago niyang boyfriend, yun, sabihin na natin ganun. So sa akin lang, sana hindi kasaktan, kasi nung tayo although yun nga wala masyadong oras, pero hindi naman ako nagloko. So kasi diba, madalas ko naman sinasabi talaga sa'yo na kaya ako, kung di man ako makapag-text sa'yo, di man ako makapag-message sa'yo, malamang busy ako sa kakaisip o may ginagawa akong bagay, ganito ka nyan. Yun. Tapos paano ba? Sana dumating yung araw na parang maisip mo na, o parang ma-realize mo na kaya pala ganito yung boyfriend ko dati, masyado niya palang iniisip yun. Parang alam niya na yung mga parang maturity na ano, na level na ng pag-iisip. Kasi ako napaka-futuristic ko talaga, guys. So masyado akong iniisip talaga yung future ko, hindi lang para sa akin, para na din sa parents ko, tsaka para na din sa mga magiging anak ko.
one day, future family ko ganun. Kaya masyado akong nagsisipag ngayon kasi, 'di ba? Kailan pa ba ako masisimulang magsipag? Di ba ngayon na? Dapat ngayon na. So, 'yun sana ma-realize mo. Dumating yung araw na ma-realize mo yung mga ganyang bagay. Tsaka 'yun. Salamat sa oras na binigay mo sa tiwala nung tayo pang dalawa. Sorry sa kakulangan ko bilang isang boyfriend mo. Sorry kung wala akong idea kung ano yung mga pangarap mo sa buhay. Kasi nawala na talaga ako ng oras, pero mahal kita yun. Gusto ko malaman mo na mahal kita. At siguro alam mo naman yun. Pero yun na, yung oras is parang, di ba, ganun. So yun, kung ano man yung pangarap mo, sana maabot mo rin. At sana maging masaya ka. Hindi lang ngayon, di ba, hanggang sa dulo. So yun lang. At sana makita pa tayo one day. Aasahan ko na makita pa tayo one day. So, alam mo, napaka-ambisyoso akong tao. So, magsisikap. Yun. Para at least one day, maging, kahit di man tayo nagkatuloy yan, maging proud ka na naging ex mo ko. So, yun, mag-ingat ka palagi at, ano ba. So, yun, God bless.